Sa bilis ng pag-ikot ng modernong mundong ginagalawa nating lahat, marami sa atin ang kailangan sumabay. Dahil kung hindi, siguradong may iwan ka. Ang malawak na mundo, lumiliit ng lumiliit dahil sa pag-usbong ng internet na kumonekta sa lahat ng lugar at ng mga tao at sa pagitan ng mga estranghero sa pamamagitan lamang ng komunikasyon sa mga cellphone at computer, nabubuo ang pagkakaibigan at pag-iibigan. Lumalabas na mayroon na ngayong 47 million na active Facebook accounts sa Pilipinas. Ang ating bansa rin ang itinuturing na isa sa may pinakamataas na internet growth rate sa buong mundo. Kung titingnan ang pag-angat ng bilang ng mga gumagamit ng internet mula 2008 hanggang 2015, ayon pa sa isang mobile telecom provider, napakaraming oras ang ginugugulumano ng mga Pinoy sa paggamit ng internet. Ang paboritong online activity, social media. Isa ang 20 anyos na si Kay sa mga maituturing na nagbababad sa social media. Ginagamit niya ito para makipagkaibigan, kumonekta sa mga kakilala at mga kamag-anak. Dito rin niya nakilala si Lloyd, ang taong nagpabago ng kanyang buhay noong 14 anyos pa lamang siya. Kanta mo sa amin, Kay, paano ba kayo nagkakilala ni Lloyd? Kilala ko po siya dun sa friends ko po nung high school. Mga ano po yun, puro bading po yung mga yun. Opo, sila po yung talagang kakilala noon ni Lloyd. Ni Lloyd ko. Nung high school po ako, second year. Tapos po, December po noon, New Year, inad po ako noon. Okay. Sa Facebook? Facebook po. May tuturing na virtual friend niya si Lloyd dahil internet lamang sila nagkakilala at hindi sa personal. Sa online chatting o texting lamang sila nagkakaroon ng komunikasyon. Paano yung mga pag-uusap niya nung una? Wala, makulit lang po. Kulitan? Opo, kulitan lang. Kaya halimbawa, po, mga biruan yun? Opo, biruan, ganun. Tapos po, ayun po, nag-start na po kami, parang regular na po kami nag-uusap nun. Nakaramdam ka ba na baka ligawan ako nito? Ah, hindi po. Hindi naman po ganun. So, talagang kaibigan? Opo. Ilang buwan ang nakalipas, nagpahayag na ng saloobin si Lloyd. February ata po nun, inamin niya sa akin na gusto niya daw po ako, ganun. February nung 2011. Nag-crush niya daw po ako, ganun. Anong sinabi niya, ano ang ginagamit niyang profile pic? Kasi hindi mo pa siya nakita in person. Yun pa din po, yung profile pic po. Yung maputi, pogi, di ba? Guwapo po. Oh. So parang nagagapuhan ka sa kanya? Opo, kahit sino po magagapuhan sa kanya. After po noon, yun nga po, na tinanong niya po ako kung pwede daw po mantigaw, gano'n. Anong reaction mo nung sinabi? Kinilig po ako. Kinilig ka, oo. Oh. Kasi ang na-visualize mo yung tao niya. Opo. Tsaka kahit sino naman po siguro, sa edad na yon, na-excite po sa idea na, ayun, nandiligaw sa akin, gano'n. At gano'n ang itsura? Nakatakdang magkita sana sa kauna-unahang pagkakataon sina Kay at Lloyd. Pero naudlot ito dahil hindi sumipot si Lloyd. Nadismaya si Kay dahil hindi nagpakita si Lloyd sa napagkasundo ang petsa at lugar. Pero 2 buwan ang lumipas. Nakuha pa rin patawarin ni Kay si Lloyd. Ang gusto ko po nga talaga, sagutin ko po siya personal. Pero sinagot mo pa rin? Opo. Paano mo na iisip o nararamdaman na sasagutin mo to kahit hindi mo pa nakita in person? Pwede ba yun? Nangyayari ba yun? Opo, siguro kasi nangyayari siya sa akin. So ikaw yung iisip mo, pwede yun. Opo. Dahil mukhang mabait, di ba? At nagugustuhan mo na siya, di ba? Opo. Tsaka ano yun, makulit po siya. Siyempre po, bata, gusto po natin yung mga ganun. Ang magkasintahan na sina Lala naman at Vic, pinagtagpo rin ng social media.
kapwa nagkaroon ng clinical depression ang dalawa. Alam ko may depression na po ako. Anxiety, depression. Tapos yung sumali po ako doon. Parang mga trauma po. Dati po kasi nabully na, gano'n. Nabubully ka dati? Nabubully na dati. Bully. Saan ka na nabubully? Sa school, gano'n. Tapos iba rin, kasi yung history ng family ko, namatay yung tatay ko eh. Yung father ko, namatay. Ayun, namatay yung father ko. Tatrabaho ko noon, Santa Rosa. Yung parang dadala ko, na-depress na ako. Naging daan ng isang FB group na sumusuporta sa mga may depresyon at iba pang mental illness para magtagpo ang kanilang tadhana. Sa group chat, napansin ni Vic ang isang babaeng taglay ang mga hinahanap niyang katangian. Type ko sa babae yung ano, yung ganun, yung parang malihim, yung marami tinatago, yung parang tahimik. Tahimik lang yun, tahimik. Misteryoso, misteryoso. Yung ganun, tas ang ganda pa niya. Pero si Lala naman, mukhang hindi impressed kay Vic nung una. Pero pumasok siya sa dun sa chat, di ba? Napansin mo agad na, uy, okay to ah. Ay, hindi. Kasi tinitingnan ko muna yung screen ko. Tapos nakikita ko yung mga conversation nila. Parang nagmo-monitor lang ako. Sino tong Vic? Sabi ko, ew. Anong una, yun ang mga. Yan parang na, ano ako, labat parasite. Parang ang ganda nito ah. Agad-agad. Pagka-adjust ka niya, nagsabi na kagad siya na ano, na mahal niya ako. Ganun kabilis? Oo, ganun kabilis. Ngunit nadaan ni Vic sa tiyaga si Lala. Parang ayaw ko pang aminin sa sarili ko na nagugustuhan ko na siya. Noong unang pagkakataon na nagkita sila sa isang party, ang inaayaw-ayawan niyang manliligaw, may insura naman daw pala sa personal. Parang una, nung nakita ko siya nung ano, tall siya, nung lumapit, medyo parang hindi na. Sabi ko, ay, pwede. Pwede to. Pwede. Isa na sanang gininto ang pagkakataon na magkikita sa wakas sina Kay at Lloyd nang magkaroon ng inter-school competition sa mismong eskwelahan ng lalaki. Art school po ako nag-aaral. One year, 8 months na po kami. So, dapat po, sa Batangas po yung performance namin. Nalipat po sa ano, sa pinag-aaralan niyang college sa Laguna. Eh di sinabi ko po sa kanya yon na ano, sabi ko, "Testing ito. Baka gusto talaga tayo pagkitain." Sa mismong party para kilala, nakilatis niya ng gusto at personal si Vic. Nung birthday ko kasi, may plano kami na instead na i-celebrate namin ng birthday ko, na parang party, parang burol ko. Kasi parang that time, suicidal nga ako, gusto ko mamatay. So gusto ko makita yung itsura ko, mamatay ako, tapos nakikipaglibing sila. Sabi naman niya, sama siya, nakikipaglibing daw siya, makikiramay, ganun. Sabi niya, huwag ka muna mamatay kasi gusto ko kita makita. Sumama siya. Puro pahiwatig, no? May dating ba siya? Wala. Okay. Wala. Pero nung nakita ko siya, nung dumating siya sa bahay, sabi ko, late kasi siya eh. Pero parang alam mo yung deep inside, ay, sana dumating siya. Parang ganun. Dahil? Bakit? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Gusto ko lang siguro siya makita. Tapos nung pagkita ko sa kanya, ay, hindi siya masyadong tall. Pero parang una, nung nakita ko siya, nung ano, tall siya, nung lumapit, medyo parang hindi na. Sabi ko, ay, pwede. Pwede to? Pwede. Ganun so, na. Na-attract ka na rin physically? Medyo. Mula noon, dumalas na ang pagkikita ni Lala at Vic. Inabot rin ng may 5 buwan ang panliligaw ni Vic kay Lala hanggang naging sila na. Kapwa may kani-kanilang mga pinagdaan ang pagsubok sa mga nakalipas na relasyon, ang dalawa. Ito raw ang nagbubuklod sa pagmamahala ng dalawa. At isa pa, ang malalim na pagkakaunawaan nila sa depresyon. Totoo siyang tao. Totoo siya, mabait siya. Tsaka yung pasensya niya sa akin. Sabi niya nga, kung iba ako, kung di na kita mahal, siguro iniwan na kita, sabi niya. Sa ugali mo, sabi niya. So yun, hindi niya ako iniwan. Talagang kahit palayasin ko siya, kahit awayin ko siya, nandiyan siya talaga eh. Ayon sa psychologist na si Dr. Magpantay, nagagawang paglapitin ang mga estranghero dahil sa social media.
mas cost-effective na nasa online ka. And most of the time, yung activities na natin is through online. Unlike before, busy yung mga tao to go out, to meet friends, mga pitbahay, makipagkwentuhan. Ngayon kasi yung venue for socialization, napapalitan na siya ng media. So yung activities at yung time constraint na nabubuhos dun na sa social media. Ayon pa kay Dr. Magpantay, ang mga mahihain, lumalakas ang loob. Wala raw kasi ang presensyang pisikal ng kausap. Pwedeng maligaw, pwedeng mag-express ng feelings. Kaya at the same time, yung mind setting na sa media, you can express what you want. You're free. And people will not judge your opinion. Sa ganito raw, umusbong ang relasyon ni na Kim at Rubel, 2 taon na nakalilipas. Nahulog din ang loob sa isa't isa sa pamamagitan ng isang online dating app. Pinagtatagpo ng dating app na ito ang dalawang may kahawig o kaparehong personalidad. Kaka-break up lamang nila sa kani-kanyang relasyon. Sinubukan ang dating app para maaliw at makalimutan ang pinagdaraan ng sakit ng damdamin. Kasi during that time, medyo kakahiwalay ko lang. So, moving on. Tapos, hanap ng kausap. Tapos, dun nag-start. First time ba kayo nag-Tinder pareho? Ako, first time. First time. Nung gabi na yun mismo, siya yung nakalala ko. Nagahanap. Nataon pa ang kayong dalawa ang pinag-match. Hanggang nagdesisyon silang magkita ng personal makalipas ng 1 linggo. Nag-click agad sila sa umpisa pa lang. Ba't mo nakikita na siya na talaga yung forever mo? Kasi hogi siya. Okay, yun ba talaga? Hindi. Mabait siya, sobra. Funny. Parang okay na. Tawanan. Oo. Unti-unting nabuo ang lalim ng kanilang pagsasamahan. Nung nagde-date kami, nagkasakit kasi siya aneurysm sa brain. Tapos nagpahinga siya ng mga 1 month. Stop na ako mag-work nun. Tapos inalagaan ko siya. Ang pagsasamang nagsimula online, nauwi sa isang malusog at cute na biyayang supling. 9 buwan na si Baby Lucas Franco. Nakatuwang na nilang pinalalaki sa kanilang bahay sa Makati. Sa kasalukuyan, hinihintay na lamang ni Kim ang proseso sa kanyang petition papers para naman makapagpakasal na sila at magsama ng legal. 2 taon matapos nang sagutin si Lloyd, si Kay excited na sa napipintong pagkikita nila. Pagdating ni na Kay sa mismong eskwelahan kung saan sinasabing nag-aaral si Lloyd, agad niya itong hinanap kasamang mga kaibigan. Itanong po kami sa admission, tapos kasi kung kanigan ng tao. Tapos after po noon, sa pintuan po, parang sa labas po sila. Nakita po namin sila. Oh. Nakita mo na yung Lloyd na kausap mo, na inaakala mo siya, di ba? Nilapitan mo ba? Hindi po. Ang weird nga po. Kasi po, yung mga kaibigan kong kasama, hinihila po nila ako papunta doon. Kasi ang ginawa ko po, tumakbo po ako. Pero nang magkaroon sila ng 2nd pagkakataon, nakausapin ang sinasabing Lloyd. Sinanong nila, ikaw po ba si Kuya Lloyd? Kuya Lloyd, sabi niya, ay hindi, kasi Matias ako. Sabi niya, apelido po kasi nung isa, Lloyd Jeremy Matias. Lloyd Jeremy Matias ako. Sabi niya, sabi po nila, ay oo, ikaw nga yun. Ganyan, ganyan. Tapos kilala mo po ba si Kay? Si Kay Gubalani, gano'n. Sabi, ay wala akong kilalang gano'n. Hindi ba kilala? 2 years na kayo ha. Tinatanggol. Sabi sa'yo eh, may poster Kay. Kamukha mo yun. Anong naramdaman mo nung nalaman mo lahat yan? Nandungo po ako. Nahihawak po akong tray ng pagkain. Nanginginig po ako. Tapos hindi po ako nakakain. Iyak lang po ako ng iyak doon sa cafeteria. Ni sa hinagap, hindi akalain ni Kay na ang itsura ng lalaking minahal. Impostor lang pala. Dahil na rin sa pataas ng pataas ang internet activities ng tao sa modernong panahon,
lahat ng maaaring ibenta online, nakabandera na. Maging ang dating sites at iba pang estilo ng pakikipag-ugnayan. Madami na kasing sites na available for social matching. Although before, ang mga social match is already started ng mga 1980s, meron na yan eh. Pero mas malaki yung... Yung 1980s, parang kung gusto mo ng date, di ba? Ito yung online dating. Yes. And at the same time, may bayad yun. Okay. So, yung membership, very high yung price na binibigay nila for online matching. Most of the time, foreigners and then Asian. Yan yun, yung matching na meron sila and compatibility. Madali rin daw kasi manligaw sa online dahil hindi nagkakakitaan sa personal. Hindi rin nakikita ang totoong intensyon. Mas less yung rejection. Unlike when sa party, no, when you approach a person, magpakilala ka, ang hirap makapag-build ng rapport or friendship or to sustain a longer communication with the person. Ngayon, sa social media, napakadali. Yung hi, what's up? Tapos you start with the trend. Tapos you start with a non-personal communication, very casual, and then hindi ka masyadong restricted. At dahil hindi rin personal at hindi ka nakasisigurado sa tunay na pagkakakilanlan ang kausap mo, may pagkakataon na nagdudulot ito ng problema. Sa kaso ni Kay, gumamit pa ng ibang imahe ang lalaking inaakala niyang minahal siya at nakipagrelasyon na umabot pa ng 6 taon. Mayroon silang pseudo or fake account. Kasi nga, well, in any social interaction, ang psychological fear naman natin is rejection. And kaya may mask ang palagi. Yes. Yung mask natin, yung best foot forward. We can create our personality or an image based on what other people perceive us or what we want others to see us using social media. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap ang tunay na may-ari ng imahe at pagkakakilanlan ng umano'y naging kasintahan online ni Kay. Si Lloyd Jeremy Matias. Taong 2011, may nakapagsabi na raw sa kanyang may gumagamit ng kanyang identity para manligaw. Ngunit hindi raw niya ito pinansin. May isang grupo ng kabataan, estudyante na lumapit sa akin. Tapos kiniklaim nila na ako daw si Lloyd. Hindi talaga namin kilala. Talaga nung una, kinabahan ako. Kasi nabahala ako, baka mimiya, kung ano yung pinopost na sa Facebook na gamit yung picture ko. Pero nung nakita ko, hindi naman pala. Parang ginamit lang para magkaroon ng, hindi ko alam, ng girlfriend. Nagtataka nga ako kasi sa dami-dami ng parang picture na pwedeng kuhanin. Bakit ako? Sino ba naman ako? Parang ordinaryong ano lang. Tao, tapos yung picture ko yung kinuha. Makalipas ng 2 taon, nagkasundong magkita at mag-usap ng masinsina ng dalawa. Sa totoo lang, nagustuhan ko siya. Kaya lang, meron din ako special someone nung panahong yun. Nagustuhan ko siya kasi maganda siya, tapos mabait. Naging magkaibigan ang dalawa, ngunit nang lumaon, natigil na rin ang komunikasyon. At si Kay naman, dahil sa tiyaga, nakita rin ang totoong mukha ng nobyo sa pamamagitan ng Skype. Ito ang totoong imahe ni Lloyd. Pakiusap ni Kay, huwag na lamang ipakita ng buo ang mukha ng nobyo para maiwasan ang anumang negatibong idudulot ng pagharap niya sa camera. Screenshot ito mula sa Skype. Paano kayo nag-usap? Tinanong ko po siya na kung bakit niya ako nanukobal, bakit niya nagawa yun, kung mahal niya ba talaga ako, tsaka kung totoo ba yung lahat ng sinabi niya sa akin. Pero dead na siya, sabi mo? And, like, so, puro sorry lang po yung sinasabi niya. Okay. Hindi na po siya, hindi niya na po pinaliwanag yung iba pa. Kapag-break po ako after a month. December 20, naging kami po ata ulit ni Lloyd. Bakit naging kayo ulit? Napatawad mo siya? Pinalimutan mo na yung nangyari? Paano? Siguro po, napatawad ko siya. Tapos, andun na rin po yung ano, yung umaasa ako na gusto ko siyang, na makita ko siya. Yung totoong siya. Anong naalala? Wait lang po. Hindi ko po alam. Naiyakan po ako. Siguro po naalala ko lang.
Para sa isang katulad ni Kay na gumugol ng 6 na taon, hindi niya matanggap na mauwi lamang sa wala ang isang relasyon pinagbuhusan ng panahon at emosyon. Sa kabila ng mga agam-agam sa kanyang relasyon sa nobyo, patuloy ang ikot ng mundo ni Kay. Ngayong hapon, isang hindi inaasahang pangalan ang tumambad sa kanya. At sa pamamagitan ng online, nagkaroon muli ng komunikasyon sina Kay at Lloyd Matias. Ang totoong nagmamay-ari ng mukhang dating ginamit sa profile picture ng nobyo. Matapos magkita ng personal, ilang taon na ang nakararaan, ngayon na lamang ulit nagkausap ang dalawa. Nabanggit namin kay Kay na na-interview namin si Lloyd Matias at may pinaghihinalaan itong mga tao na posibleng gumamit ng kanyang litrato noon sa Facebook. Kaya pinadala niya rito ang kopya ng larawan ng nobyong kuha sa Skype. Sa pamamagitan ng video call, pinagpatuloy nila ang pag-uusap. Hello po, kaya. Kamusta po? Okay naman. Ikaw, kamusta? Medyo okay po. Okay. Medyo madilim po yung picture, pero kita naman. Sige, sige. Eto na ba? Asan ka na po? Okay. Parang hindi ko siya kilala. Hindi po. Kahit po, wala po kayong, wala po siyang kamukha or na pamilya sa inyo. Wala eh. Hindi ko alam. Wala po. Kilala. Hindi maitago sa mukha ni Kay ang lungkot dahil kahit paano, umasa siyang makikilala ni Lloyd ang mukha sa larawan. Ipinagtapat din niya dito na nakipaghiwalay na siya sa nobyo. Pero pag ako na lang pumagising, nalulungkot na. Ah, ganun talaga siya. Ganun na ba kayo matagal sa malay? Po? Ganun na kayo matagal sa malay? Two weeks? Na-stress. Na-stress po dahil sa school. Sige po, thank you po ah. Pero sana mahanap po. Pero ano? Balitaan mo. Kung meron kang malaman. Pero kung wala po, paano po wala? Hindi ibig sabihin. Wala talaga. Hindi talaga para sa akin. Graduating. Malapit na sa April 1. Malapit na. Pay mo ako. Graduation. Graduation po. Hindi po yan, Lloyd. Nakahiya naman sa'yo. Baka busy ka din okay, dyan. Sige po, thank you po. Okay. Ingat po, dyan. Bye-bye. Kahit pa paano, nakatulong ang komunikasyong ito na gumaan ng kaunti ang bigat na nararamdaman ng dalaga. Sa ngayon, ang mga regalong natanggap mula sa nobyong si Lloyd, itatago daw niya muna. Isisilid sa kahon para ingatan. Marahil sa tulong na rin ng kanyang pamilya at mga kaibigan sa personal at sa online, malalampasan niya ang sakit at marahil isang bagong kabanata ang naghihintay para sa kanya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.